Okay guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is all about ano naman, personal loan coming from BPI. So, di ba last week na pag-usapan natin yung personal loan ng Union Bank na kahit wala kang account sa kanila, pwede ka mag-apply ng personal loan as long as meron kang credit card kasi mas madali kang ma-approve kung meron kang credit card. Wala nang hihingin sa inyong financial document. And ngayon, si BPI, same thing din naman. Meron din siyang personal loan na low income documents required. As long as meron kang one government ID. So ano pang hinihintay natin? Tara, samahan niyo ako. Pag-usapan natin ang BPI personal loan. So sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quinto's Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So congratulations sa nanalo ng ating cellphone giveaway for the month of November. Paki-message lang po ako sa aking Facebook account, which is ito, and i-validate po natin ang ownership po ng inyong YouTube account na nag-comment sa ating mga videos. Again, congratulations sa inyo. So ito naman ngayon is a personal loan coming from BPI. And if you're already following me, you would know naman na meron akong BPI na credit card and BPI account. Thus, mas mataas ang chance na ma-approve ako ng personal loan. Eh, kaso, self-employed lang ako. Ano bang trabaho ko? Virtual assistant, and itong pag-YouTube, and business, which is, hindi naman siya talaga parang accepted madalas, or pwede, kaso, mas prefer ng mga banks is yung mga nandun sa mga corporations, sa mga company na pinapasweldo. Wala eh, that's a fact of life. Pwede tayong mag-apply as self-employed, pero yun nga, medyo maraming requirements and pahirapan sa requirements. Thus, usually, kapag personal loan sa mga banks, eh, hindi na natin medyo pinapansin. Pero nga, eto, dahil katulad siya ni Union Bank, kung may credit card ka, well and good, mas madali kang ma-approvean ng personal loan. So, let's jump right into the BPI personal loan. So, sabi dito ng BPI, secure a cash loan in as fast as 24 hours with no income document required and pay on flexible and affordable terms. Wow! So, sabi niya dito, short on cash, loan in a flash. Credit card holders of at least 12 months can get fast cash, no income documents needed to apply. Ito naman, ang pinagkaiba nila ni Union Bank kay BPI, kailangan daw na 12 months na yung tenure ng credit card mo sa'yo o 12 months ang active yung credit card mo sa'yo. Well, sa akin, matagal na yung BPI ko eh. So, I guess, based on spending habits ko, makikita nila kung may capacity to pay ako. So, hindi necessarily naman na BPI credit card. So pwede kahit na anong credit card yan, Metro Bank, Union Bank, BDO, as long as 12 months ka na, for sure magre-reflect yung credit card na yan sa credit score mo. So, let's try to check further. Apply BPI personalloans.com. So, galing mismo ito sa website ni BPI. I guess this is somehow secured naman. Yung first page, kapag click natin yung apply now, is ito. Manghihingi siya ng information. So, sabi niya dito, we are excited to serve you. Before we begin, let us check if you pre-qualify for a personal loan. Sabi niya, it only takes 5 to 10 minutes to complete this application. Have your ID and proof of income ready. Okay, so tatanungin ka, are you a Filipino citizen? So yes, birthday daw, lagay natin yung birthday. Yan, and then tatanungin ka dito, are you a principal card holder for at least 12 months with at least 20,000 credit limit? So yes tayo. And then i-enter natin yung card number, credit limit, gross monthly income, and then source of fund.
Which is siguro, ang dating sa inyo nito, bakit kailangan hingin yung card number? Hindi ba delikado yan? Kung hindi kayo comfortable magbigay ng information, eh siguro you can go sa branch na lang ni BPI and dun kayo mag-apply ng personal loan. So, pag na-complete nyo na yung information na yan, you just need to click continue. So, sabi dito yung pre-qualified message na, congratulations, you are eligible to apply for a BPI personal loan. So, yung purpose of loan, so sa akin, home improvement, loan amount, 50,000 pesos. Kung 1 year to pay naman itong 50,000 pesos, lagay natin 12 months, and then let's compute, lalabas na 4,766.67. So, kung magka-calculate tayo niyan, 4,766.67 times 12, it would give us around 57,200 minus 50,000. Lalabas na 7,200 ang interest natin per 1 year. Divided by natin yung 50,000, lalabas na 14.40 ng annual percentage rate ng loan natin with BPI. So, however guys, it would still depend kung ano yung prevailing interest rate. Pero dyan lang naman naglalaro ang interest rate ng personal loan ni BPI. Okay, kung quickly ko-compare natin to with Union Bank, so di hamak na mas mababa to ng couple of percent. So si BPI 14.4 while si Union Bank personal loan naman ay nasa 16.57. Compare yung dalawa, I guess much, ako ha, prefer ko mag-loan kay BPI. Okay, let's continue yung application. After that, click continue. Hanapin na yung personal information nyo. Just fill it out as accurate as you can. And then, click continue. And then, there's additional na more about you. Make sure na hindi kayo parang part ng company ni BPI. So, no. And then, click continue. What is your home address? Enter your home address information. Ayan. After that, how do we reach you? Siyempre, enter nyo yung contact information nyo. Next is financial information. So, you have to provide yung details ng work nyo kahit self-employed kayo or what. Kailangan pa rin yun. Itong page naman na to, tatanungin kayo kung BPI account holder, kung meron kayong savings, ganyan. If yes, much better kasi hindi na kayo kailangan mag-upload ng ID kasi meron na. So, yes, and then ilalagay niyo yung account number. Again, kung hindi kayo comfortable maglagay ng account number, then go ahead sa BPI branch at dun kayo mag-apply ng personal loan. So, sabi naman dito, based on the provided information, there is no need to submit any document. O, diba? Kung comfortable kayo magbigay ng account number and credit card number, then you're just filling out the form and then makakapag-apply na kayo ng personal loan. And then, final review, if you think na fill upan mo na yan, then click check na you have understood the terms and condition and you also confirm and agree to the legal policy as stated dun sa link tayo. And then, click submit. Once you click submit, ayan, sasabihin niya dito, thank you for applying for a BPI loan. Ayan. We will process your application and provide you feedback within 5 banking days. And then reference number, etc. Ang turnaround time talaga daw nila is 5 banking days. Pero yung in-advertise naman nila is as fast as 24 hours. Well, siguro yun yung pinakamabilis nila. And then the turnaround time talaga ng loan is 5 banking days. Okay. So, now na napakita ko sa inyo yung features ng BPI personal loan, calculation, and then how to apply, well, what's our verdict or what's our conclusion? Well, for me guys, since I am a BPI client or BPI account holder ng matagal na, and I am really enjoying yung perks ng credit card ko sa kanila. For me, with a low interest rate, eh, much preferred ko mag-apply ng personal loan sa BPI instead of Union Bank. So, kung ilalagay natin siya sa comparison natin, lalabas na si BPI personal loan ang pinaka-pinaka-una natin, una sa lahat natin, followed by the Union Bank, Revi-Credit, and credit card. Ayan. And then, another group, which is yung the GLO, GGives, Last Pay Later, Buy Now Pay Later, na nasa 37-46%. And then the third group, which is yung medyo pwede ng interest rate, is yung Bilis hanggang Maya na up to 84.62%. And lastly, syempre, dito naman nagpo-fall yung mga matataas ang interest rate. Katulad ng mga Indian Nationals and yung mga online lending apps like Cashalo, Tala, Manicat,
Digito, etc. Kung gipit kayo, wala naman siguro masama na mag-apply kayo ng personal loan, why not, 'di ba? Baka biglang ma-approve kayo. Pero 'wag tayo masyadong umasa sa mga application natin kasi medyo mahirap talaga ang mag-apply sa mga bangko unless na lang talaga proven ng banks na mataas ang inyong credit score. Thus, maluwag silang magbigay ng loan sa inyo. Okay, so yun lang muna po for today's video. Sana may natutunan kayo kasi ito, natutuwa talaga ako sa ano sa mga services na ino-offer ni BPI. Parang for me, bang, parang for me, napakasulit ng mga loan products nila versus sa ibang mga lending products available online. So, kung may question kayo, let me know sa comment section sa baba. Okay, so, for our question of the day, ano yung top 3 criteria nyo sa pagpili o sa pag-apply ng loan? Like for me guys, subok ko yung BPI, dependable yan. Kaya isa yan sa factor na kinoconsider ko when applying for a loan. And additionally, yung interest rate and the ease of application. So yun yung para sa akin. Eh kayo guys, ano yung top 3 na factor na kinoconsider nyo when applying for a loan? Let me know sa comment section sa baba para mapag-usapan natin yan. And meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos GCash every week. And also, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag Road to 75K subs para sa chance yun namang manalo ng cellphone giveaway natin once we reach our 75K subscriber milestone. And syempre, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay... So shoutout kay at Chips Ahoy Chips 8902. Sabi niya, "Your vlog about this really helped me. Since I need funds to consolidate my debt that has a high interest, I'm glad I'm able to pay off with the help of Union Bank personal loan." So at Chips Ahoy, Chips 8902, I'm glad na nakatulong ang video ko sa inyo and maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!